Meron lang akong konting idagdag. Si Boying. Boying? Tama tayo sa Kongres. Kanina ko lang narinig na tinanong kayo kung nag-reach out ako sa inyo o hindi. Sabi nyo, hindi. Sige lang, baka hindi nyo nakuha yung mga miss call ko sa inyo. Naku po! Binuking pa. Binuking pa ni Tebes. Sabi kasi daw ni Boying, hindi daw nagre-reach out itong si Tebes. Sabi niya, Boying, baka lang naman nakakaligtaan mo, tingnan yung cellphone mo. Ilang beses akong tumawag. Binubuking mo naman, Kong! Wag ganun! So, ibig mo sabihin, may orchestrated na pang-i-snub sa'yo. Ini-snub ka ng Congress, ini-snub ka ni Romualdez, ini-snub ka ni Boying. Naku! Sabi nito, interviewin mo, Banat Bay. Gusto ko nga eh, kaya lang, saan kaya siya? Puntaan ko, no? Kasama ko si Jojo de Guzman. Jojo, puntaan natin, saan ba ito? Balay mo, nasa Hong Kong lang to. Di kaya, hanapin mo nga dyan. Nag-reach out ako, boss. Ba't naman ako hindi mag-reach out? Iniisip ko. At alam nyo kung gano'ng katotoong tao ako. Sek, wala akong problema sa iyong paggawa ng iyong trabaho bilang DOJ Secretary. Isama nyo man ako sa mga suspect sa investigasyon, walang problema. Pero ang hiling ko lang, huwag naman ako lang. Lahat ng anggulo, tingnan natin. Lahat, as in lahat, lahat, lahat. Hindi si Arnie lang. Ano pa bang hindi ko nabanggit? Nabanggit ko na yata lahat. Anyway, kung meron man akong nakaligtaan sa... Baka na andito sa Japan. Ah, hindi. Mahirap, malabo. May visa dyan eh. Malamang ito nasa ano, sa bansang walang visa. Malamang ha, malamang. I don't think so sa Japan. Baka sa, sabi nga nila baka daw Cambodia. Hindi ko alam kung Cambodia, baka sa Thailand, Singapore, mga walang visa. 'Di ba? Yung mga gustong yung ano, yung mga gustong-gusto ng mga immigration. 'Di ba yung mga immigration natin? Pag saan ka punta? To the moon. Pag sinabi, hindi. Saan ka punta? Singapore. Nako! Tataas na kilay ng mga taga-immigration. Nako, hindi pwede yan. Mag-TNT ka. Nako, mag-trafficking ka. Human trafficking ka na kagad. Ganun. Usually, ganun ang immigration eh. Susunod na video, idadagdag ko na lang. Ang dapat natin sundin ay ang ating konstitusyon na ang tao ay presumed innocent until proven guilty. Hindi dapat rin i-deprive sa freedom at sa kung ano pa and liberties at ano pa dyan. Alam nyo, ito sabihin ko na baka naman bigla na naman akong lalabasan ng warrant. Ito isa ko pang pakiusap. Baka bigla nyo na naman akong labasan ng probable cause. Andali gumawa ng ebidensya, andali gumawa ng witness. Huwag naman sana. Naku. Tingnan nyo muna lahat ng anggulo. Anyway, lalabas naman ang buong katotohanan. Yun lang po, ulit, ito si Congressman Arnie Teves. Nakikiusap, tama na yung pang-aapi, tama na yung pagtuturo, tama na yung pang-aapak at pang-iipit sa akin. So, ito ang kanta niya. Tama na yan, inuman na. Siguro kumakanta yun dyan sa kung saan man lugar yan. Congressman Teves, kanta ka muna. Isa munang tama na yun. Anuan na. Hindi kaya? Sa tingin ko, hindi ko nga, alam mo, na-imagine ko, ano kayang ginagawa nito ngayon doon sa kung saan man siyang lugar, ano? Siguro nakukuya-kuya-kuya lang yan dyan. Tawa lang ng tawa na nakikita niya. Kasi, eto ah, anong pakiramdam kaya ng ano, ng kunwari yung pagbibintangan ka na gumawa ng isang bagay na hindi naman ikaw, siguro mapapaisip ka, no? Ako kaya yun? Sabi siguro niya, bakit perfect? Perfect lahat ng angulo. Ako ba yun? Eh, pero wala ako nun eh. Wala man ako nga. Wala ako dun eh. Hindi kaya? Isipin mo, kunwari kayo, pinagbintangan kayo. Kunwari kayo ang pumatay kay ano, kay Magellan. Di ba? Kasi mapapaisip ka dahil perfect na perfect sa'yo yung lahat ng kwento. Mapapaniwala ka na rin doon sa mga kwento ng ibang tao. Tapos iisipin mo, oo nga no, parang ako yun ah.
Parang yung kay Bantag case. Oo nga eh. Kay Bantag case, ano isipin mo yun? Wala, wala, wala talaga. Wala sa hulog. So, yun po ang ano, ang video ni Bantag. Ay, Bantag din. Ni Teves. Hindi yan makakauwi si Teves kasi nakalimutan niya yung yearbook niya. Correct. Nasa US siya nung nangyari incident. Oh, pero inutos daw eh. Inutos daw. Ewan, walay natin. Basta tayo, ako, mano dyan, ang naiisip ko talaga, malaking ano. Ito, malaking kabalbalan ho ito. Alam mo, sa ito honestly ha, sa utak ko, dahil nga ayoko sa ano, ayoko ng sugal eh. Ayoko ng gambling, any form of gambling, ayoko talaga. Sa utak ko nga, parang may part na, sana mag-guilty na lang to si ano. Si Teves. Alam mo yung pakiramdam na sana makulong na lang to si Teves, ano, para naman mawala-wala na mga, alam mo yung pakiramdam na gano'n. Kaya lang tuwing iniisip ko at tinitingnan ko yung mga balitang lumalabas at ebidensyang lumalabas, ang labnaw eh. Ang labnaw para idiin yung tao. Alam mo yun, ang labnaw talaga. Kaya nga sabi, ang ano ko na lang dyan eh, ilabas lang yung video para pwede na sana eh. Kaya lang, ang labnaw ho talaga eh. Ang daming sablay. Tapos bigla mong sasabihin siya na lang bigla. Alam mo yun, walang, ni hindi nga magkatugma-tugma yung mga instances eh. Ano, nagkaroon ng, isipin nyo, tinanggal yung kanyang lisensya, tinanggal yung kanyang bodyguard, tapos biglang ni-raid yung kanyang bahay, na yung kaso ay noong 2019 pa. Okay, yung 2019 case na yun, na-dismiss na rin, pero ni-raid pa yung bahay. Pero lahat yan, it's because of nangyari kay Digamo. So, ano ba talaga yung totoo? Sana ba tayo? Diba? Parang, where are we? Asa na ho tayo ngayon? Asa na ho tayo sa Digamo case? Tanungin ko kayo, asa na tayo sa Digamo case? Bakit parang, nung una, na-hype. Oh, lahat ng senador, lahat ng kongresista, maging presidente, nagpunta. Oh, tapos, anyari? Diba, isipin nyo, pagkatapos nun, ano nangyari? Meron na hubang nasampahan na kaso dito kay Digamo case? Meron na hubang, itong Digamo case na pinag-uusapan natin, ha? Hindi natin pinag-uusapan yung kaso niya noong 2019. Ang pinag-uusapan natin, itong Digamo case. Meron na hubang nasampahan? Akala ko ba may video? Asa na yung video na yun? Ano na nangyari? Hindi. Basta kailangan umuwi ni Teves. Ano? Kailangan lang umuwi ni Teves? Ganun? Bakit di nyo sampahan? Pwede naman natin pauwiin yan eh. Di ba? Hindi, kasi meron namang extradition treaty sa ibang mga bansa. Na pag, lalo na pagka ang kaso, murder. Pag yan ang kaso, ang bigat niyan. Ibig sabihin, alam ko, ang as far as tinanong ko ito sa ilang ano eh, libel nga, pwedeng pauwiin eh. Yung pakayang murder case, hindi pa pwedeng pauwiin, pwedeng-pwede yan eh. Diba? Eh, bakit asa na? Ano nangyayari? Anong meron? Bakit wala? Diba? Banat ba may hula ka na doon sa lumabas na bagong suspect? Hindi ko nga alam eh, nawi-weirdo na ko eh. Araw-araw may huli silang suspect. May huli, araw-araw meron silang nahuhuli. Pero walang kakaso-kaso. Tandaan nyo ha, yung kaso ni Teves, it's not about Digamo. The kaso ni Teves, itong kaso ni Teves, it's about dun sa illegal quote-unquote na baril, na firearms, mga granada, which is has nothing to do doon sa kaso ng Digamo. It's all about 2019. So, pinaputok nyo yung Digamo case. Hindi ko sinasabing ano ha. Pero sobrang lahat ng lang PR, publicity nangyari doon sa Digamo case. Pero lahat naman ng kaso ikinakaso nyo kay Teves, puro naman ng mga nakaraan. Bakit ganun? Ano ba talaga? Hello, DOJ? Hello? Hello? Mr. President? Oy, Gizay! Tama na yan! Noon na doon! Oy! Diba?
performance will start momentarily.